Ngayong gabi mga kapatid, I've been praying to God, Lord, ano bang gusto mong i-share sa Wednesday? And I've been praying to the Lord, and the Lord impressed unto me itong pag-uusapan natin ngayong gabi. Na this is a topic na hindi pinag-uusapan masyado, especially sa church settings, but I believe it is very important. It's all about depression. Parang masyado siyang binabaliwala. Kasi feeling siguro sa church, if you are a Christian, kailangan malakas ka, matatag ka, mataas ang faith mo. Di ka pwedeng manghina, di ka pwedeng ma-depressed. Sasabihan ka ng kulang ka lang sa prayer, baka kulang ka lang sa devotion, or baka may nagawa ka kasing malupit na kasalanan. So, pinag-aralan ko po siya. And upon my research, 1 in 10 young Filipino adults has moderate to severe depression, and that theirs is associated with suicidal ideation. So grabe no, halos 10% ng mga young adults nag-suffer ng depression. However, there's an even more pressing concern. In just a span of a year, last year po ito, 2022, the Philippine Statistics Authority reported that deaths caused by intentional or self-harm or suicide rose by 57.3%. So, sa 10% ng mga young Filipino adults, 57% dun. Eh, dito lang eh. Ang dami kong nababalitaan eh. Nakaraan yung kikwento ni Omel habang nagpapagawa siya ng motor. Di ba? Habang nagpapagawa siya ng motor, nagtakbuhan sa taas. Yung pala, may nagbigti. Naalala ko rin, kwento naman ni Clarissa. Estudyante mo ba yun? Nagpatiwakal din. Then, research. Then nakita ko naman, ito sa Amerika, the National Institute of Mental Health sa Amerika naman lists the prevalence of having a major depressive episode 2017 at 7.1%, applying the 7.1% rate to 100.68 million Christians sa Amerika, allows us to arrive at the number 7.6 million ng Christians sa Amerika depressed. Sa Amerika po yung data na yan. Ayon dyan sa website na nakikita ninyo. So, what is depression? Depression is a constant feeling of sadness and loss of interest, which stops you doing your normal activities. So, minsan, akala mo malungkot ka lang. Akala mo matinding kalungkutan lang yung nadarama mo. Parang ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang pumasok, ayaw mo nang mag-church, ayaw mo nang makisalamuha sa ibang tao. Then, pag dinadiagnose ka pala, you're suffering depression. Different types of depression exist with symptoms ranging from relatively minor to severe. Generally, depression does not result from a single event but from a mix of events and factors. Ako medyo ano po ako dito sa issue na to kasi even yung kapatid ko si Reyna, nag-undergo siya ng severe depression. As in, na kinailangan niyang magpa-seek ng talagang professional help for 2 years yata yun. Nagbayad siya. Then ngayon, free enough siya from depression. Depression is a complex disease, church. Sakit po ang depression. Ang hirap kasi sa atin minsan, pag may depressed, piling lang natin, maarte. No? Nag-iinarte. Baka kasi ganyan, kulang ka lang sa faith, kulang ka lang sa prayer. Pero ang depression po ay sakit. At mas ang sakit, kailangan i-treat as sakit. Mahirap lang itong sakit na to kasi this is mental health. Unlike physical health na may evidence, makikita mo nangihina. Pero yan pa kasi, it's more on mental health. No one knows exactly what causes it, but it can happen for a variety of reasons. Yan. Kaya naman po ngayong gabi, ang ating pag-aaralan, ang title po nito ay Rest for the Depressed.
Sige, tayo po muna lahat, tayo mukot manalangin. Ama namin sa langit, mapapangahal, marami pong salamat, Panginoon, sa inyo pong pangunguna, sa inyo pagsama po sa amin sa gawain na to. Marami pong salamat, Lord, sa pagyakap po sa amin, sa pagdala po sa amin sa lugar na ito. God, inihingi ko po, Lord, sa pagkakataon na ito, itago niyo po ko sa inyong likuran. Hayaan niyong iyong kapahayagan ang mahayag. Ihanda niyo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan sa pagpasok ng iyong salta. Naway tanggapin namin ito, Panginoon, at may isa buhay po namin, may apply po namin sa aming buhay at sa buhay ng mga iba naming mga nakakasalamuha. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And bakit siya kailangang pag-usapan? Di naman to psychiatry, di naman to psychology settings. It's very important. Why? Because here in our church or in kahit saan ng churches, we're dealing with people. Nagdi-deal tayo sa mga tao. So, in dealing with others, kailangan i-deal natin sila sa paraan na dapat ma-deal sila. Amen? Especially as Christians. Sabi ni Jesus Christ on Matthew 11:28, I love Jesus. Sabi si Jesus talaga sinubok sa lahat ng klase ng area eh, ng pagsubok eh. Lahat ng klase ng problema, tinest kay Jesus eh. Siya lang ang nakakaintindi sa atin ng gusto. Kaya naman nasabi niya on Matthew 11:28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Hallelujah. The Lord Jesus Christ knew na nabibigatan ka or somehow mabibigatan ka, mahihirapan ka sa buhay na ito. At purihin ang Panginoon Diyos, Jesus is inviting us. Sabi ko nga, wala kang makikita sa kahit na anong libro ang pwede magsabi na pumunta ka dito, makakakuha ka ng kapahingahan. Kahit pumunta ka sa mga spa, masaihin ka ng gusto. Gusto mo, lagyan mo po ng extra service. Pagtapos niyan, baka guminhawa lang yung physical na pakiramdam mo. Pero yung dapat madil sa'yo, pagod ka pa din sa loob. Kahit na anong gawin mo, hindi makukuha ng entertainment yan. Kasi that's something na kailangang i-deal sa loob. So tingnan po muna natin, tatlong puntos lang naman po ito, napakabilis lang, 45 slides lang. Hindi, pag nag-slide naman ako, bawat isa-isang, mabilis lang po ito, promise. Number one, common causes of depression. Ito pong first point ko is more on science, para may basehan po tayo. Para hindi natin sabihin na nag-inerte lang yung katabi mo, kasi ganyan-ganyan, hindi po. So what are the main causes of depression? Lots of things can increase the chance of depression, including the following. So hindi po sinasabing yan na mismo, pero malaking factor, malaking chance na baka yan yung nag-trigger or yan yung nag-cause. Una, abuse. It may be physical abuse, sexual abuse, emotional abuse. Pwede raw po siyang mag-trigger later in life. So maaaring dati ka pang na-abuse, baka nung bata pa, naabuso or nabully, pwedeng dating-dati pa. Pero later in your life, doon pa lang lalabas. Pwede po yan. Next, age. People who are elderly are at higher risk of depression. Habang tumatanda raw, mas tumataas yung risk na pwedeng ma-depressed. Ewan ko ngayon, may mga high school nga, bata, na-depressed na. Dati, pang matanda lang yun eh. Ngayon, pabata na rin ng pabata. Next, certain medications. Yung mga tinitake na gamot. Pwede rin daw po siyang mag-cause ng depression. Ayan, nakalagay dyan. Hindi ko alam po ng mga gamot yan eh. Isotretinoin, pang-acne daw. Antiviral drug. O, basta yung mga yan. Pwedeng sa gamot na tinitake mo, mag-cause ng depression sa iyo. Conflict. Depression in someone was the biological vulnerability to it may result from personal conflicts. Baka may mga personal conflicts sila or dispute sa pamilya nila or sa kaibigan nila or kahit na kanino. Baka may ka-conflict. Alam niyo yun? May kaaway. Hindi makatulog sa gabi. Saka iisip. Ito yung lagi nating sinasabi. Pag may kaaway ka, ultimo, nasa CR ka na. Di na lumabas-labas. Kakaisip mo. Ayaw mo magpunta ng church, baka makita mo yung kaaway mo. Tama ba? Ayaw mo na pumasok sa school. Ayaw mo na lumabas ng bahay ninyo. So, pwede raw po yan, ganyan. Next, na pwedeng cause is death or a loss. Baka namatayan or nawalan.
So pwede raw po yung maging cause. Next, gender. Ayon sa pag-aaral, women are about twice as likely as men to become depressed. So mas prone daw pala sa depression yung babae. Hindi ko alam bakit. No one's sure why. The hormonal change that women go through at different times of their lives may play a role. Totoo. Kasi alam ko, pag nabubuntis yung babae, mas mataas yung hormones nila. Ganyan-ganyan eh. Or pag meron silang period, mas mataas. Baka minsan, sa sobrang taas, naiwan sila sa state na yun. No? Eh, hindi natin alam. Or genes. Baka talaga may genes sila ng mga depressed na pamilya. Naipapasa po pala yun. Pwede rin pala. Pwede rin daw major events ng buhay. Even good events such as starting a new job or graduating or getting married. Pwede rin siya mag-lead into depression. Sipin mo yun, masaya na event mo, doon pa nag-lead. Pwede kasi anxiety, no? Pag bagong graduate, kita mo, syempre pressure, kailangan ko na makahanap ng work, kailangan ko na maganyan, yung pressure. Tapos, yung mga, lahat ng kasabay mo, may mga work na, magaganda na yung buhay, ikaw, naghahanap ka pa rin. Alam mo yun? So, pwede pala mag-lead doon. Yung mga kabatch mo, ganito na, ikaw, ganito ka pa lang. So, can moving or losing a job or income, getting divorced or retiring, pwede. Or other personal problems. So, dyan na po lahat yun. Yung mga hindi nabanggit. Baka may mga personal na pinagdadaanan. Or pwede rin namang serious illness. Baka may malubang sakit talaga. And last, substance misuse. Mga addict. Mga na-addict sa Benadryl. Totoo, nakaka-addict yun. Dati na-addict ako doon. Pag tumake ka nung kasi mga antok, na-addict sa mga substance misuse or whatever na tinitake. So yan po yung mga common causes. At marami pang iba. Pwedeng frustrations, pwedeng disappointments, pwedeng matinding anxiety. Doon maglilid. Or takot. Then next, second point, how to handle people with depression as a Christian. Ayan. So, hindi na po ako masyado maglilin doon sa may clinical or scientific side. Doon na po tayo sa Christianong side. Since nasa church naman po pinag-uusapan natin. So, paano natin i-deal? Paano natin i-deal ang isang kapatiran or isang tao na nagsasuffer ng depression? First, ito po gusto kong malaman ng lahat. Depression has no face. Can you look sa iyong katabi? Sa kabila, tingnan mo rin yung kabila. Hindi, seryoso, tingnan niyo po yung mukha ng katabi ninyo. Nakangiti, nakano. Meron dong mga pagsabi sa inyo na depressed yan? No. Pero hindi mo madadiagnose, hindi mo malalaman. Ayan po ang katotohanan dyan. Ayon din yan sa study. I remember si Chester. Kilala niyo si Chester? Chester Bennington. Yung vocalista ng Linkin Park. Grabe, paborito pa naman banda yun. He posted his last picture with his family na super saya niya. As in, super saya. At nagbilang lang ng ilang oras o araw, he committed suicide. At napakarami pa pong iba. Maaaring masiyahin, magiliw yung tao, nakikita mo. Wala naman nagbabago on how he treats you or how paano mo siya nakita. Walang nagbabago, walang nakakapansin. Pero depressed na pala. So in this four corner ng church na to, nagtinginan tayo isa-isa, we can never diagnose a person na nag-undergo na pala. Ah, mali. Kaya nga tinanong ko si Laika kanina. Ni-interview ko pa siya kanina sa labas eh. Likes, nung mga nakaraan na nanghina ka, na-depress ka ba nun? Namin naman yan. Opo, Pastor.
Lagi ba? Lagi ka bang nade-depress? Hindi po, first time po yan. Ganun. Yung iba halata eh, kasi ganun, no? Talagang magtatago, di na magpapakita. Kaya naman, since depression has no face, maging maingat tayo sa pagtrato natin sa bawat isa. Pwede ba yun? We should be careful on dealing sa bawat isa. Minsan kasi, tinatrato natin yung ibang tao sa level na akala natin kung anong meron tayo sa kalakalas. Minsan, ang lalakas pa natin mangasar, pero biro lang naman. Pero, pag ang nag-take nun is someone who is suffering a depression, maaaring sa'yo biro yun at baliwala, pero sa taong yun, ang bigat na ng pasok sa kanya nun. Tapos, sasabihin mo, arte naman nun. Simple lang naman yung hindi naman biro yun. Hindi ko na nga bibiruin yun next time. We should be very careful. Dahil minsan, especially in the church setting, especially we Christians, we are brethren, minsan, imbes na tayo ang makatulong para mapabuti ang isang kapatiran, ay tayo pa yung nagiging dahilan ng kanilang lalong pagbagsak. Remember the story ng prodigal son? Kung nagkataon lang na ang nakasalubong ni prodigal son ay si kuya, sa tingin nyo nakabalik siya? No! Kaya sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 2, ito yung unang prinsipyo na kailangan natin i-apply as a Christian. Be completely humble and gentle. Minsan kasi yan, taas ng tingin natin sa sarili natin. Na feeling natin, lahat ng lalabas sa bibig natin, isalta rin talaga ng Diyos na kailangan mo tanggapin na kailangan ganyan, ganyan, ganyan. Ayun pala, mataas lang talaga. Sabi, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. May we have the gift of the Spirit. Ito, rema-rema sa akin ito, yung pinag-aralan namin ng TMA. May we have the gift of the Spirit. Spirit of wisdom. Kung paano mag-deal, kung paano magsalta. Spirit of knowledge. Why? Sabi ko nga, hindi mo malalaman na nag-undergo yung kapatiran eh. But through the help of the Holy Spirit, alam mo na may pinagdadaanan yung tao kahit hindi siya nagsasalita. So may we have that kind of spirit. And spirit of discernment of spirit. Para hindi tayo arya ng arya. Yung makita mo pala yung tao, alam mo na medyo may kailangan maging maingat ako ngayon sa kanya. Minsan naman, mararamdaman naman okay lang na maging all out sa kanya. Minsan. Pero minsan, kailangan medyo maging... Kaya marami nag-aaway na magkakaibigan. Kasi nasanay sila sa ganong biruan. Pero isang araw, biniro niya. Hindi, iba pala yung dinadala niya that time. Sabi nga natin, lagi natin nakikita sa memes, we're fighting a silent battle that no one knows. Every one of us is fighting a silent battle that no one knows. As imbis na ikaw, alam mo yon yung talagang push na lang siya, pagapang na lang siya pumunta ng church para, alam mo yun, makaramdam ng presensya ng Diyos, makahanap na mag-encourage, or just to feel something. Yung talagang pilit na lang siya. Tapos pagdating dito, ikaw pa yung mga kasalamuha, tapos sabi, oh, mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin kahit pabiru lang, hindi mo na mamalayan na itutulak mo na pala sa lalong pagkahulog sa depresyon ng isang tao imbis na nakakatulong ka sa pagbangon niya. Alam mo kasi, minsan, interesado pa tayo malaman ang dahilan ng kanyang pagkabagsak, sa kanyang pagkalugmok para sa sarili nating pleasure. Ganun tayo mga tao eh. Gustong-gusto natin malaman kung kayo pinagdadaanan na ito. Uy, yun o. Sige, open mo na sa akin. Mapagkakatiwalaan mo ako, promise. Talagang ipupush ka pa. Eh, minsan kasi, hindi niya kaya mag-open. Kapag ayaw magsalta, hayaan niyo muna siya. We should be able to respect ang bawat isa. Each one of us has different personalities.
Ayan po yung natutunan ko nung nakaraan. Napag-aralan po namin yun. May iba-iba po tayong personalities. Hindi lahat katulad po natin. Kung gusto niya mag-share sa'yo, pakinggan mo. At huwag mong husgahan o pangunahan. That's basic ng counseling. Tama, hindi mo pwede siyang, hindi, ano ba talaga yun? Hayaan mo siya, tabihan mo lang siya dyan. Kung feeling niyang safe ano ka na, safe space ka na, mag-open naman yan. Mag-open naman yan. Pero hanggat hindi siya ready, huwag mong pilitin. Dahil minsan pag pinilit mo, next time, di na magpapakita sa'yo yan. Next time, iiwasan ka na yan. Tama? Next time, lumubog na lang yan. Naglaho na lang parang bula. Kung ayaw naman, respetuhin mo yun. Manahimik ka na lang at pag-pray ng personal. Hindi yung, uy ano, pag-pray nga natin to si kapatid. Kasi mukhang malupit yung pinagdadaanan. Feeling ko ganito eh. Tara, pray nga tayo. Sabi nga ni Jesus, di ba, on Matthew 11:28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Jesus Christ is inviting everyone na nabibigatan. Sino nag-invite? Si Jesus. Para magpahinga sa Kanya. So we Christians should be the one ushering them towards Christ. Sa presensya lang ng Panginoong Jesus, may tunay na kapahingahan. So the least that we can do for them is to lead them to Christ. Madala natin sila sa presensya ni Jesus. Kaya ako wala akong ibang sinasabi sa mga nanghihina sa worship team. Pag nagsasabi sa akin, okay lang, gusto magpahinga? Magpahinga ka in the ministry, okay lang. We will give you the rest that you need. Basta wag lalayo. Hindi lang, wag lang malayo sa ministry. Wag lang malayo kay Lord. Punta-punta ka dito, punta ka pa rin, magsimba ka pa rin, mag-post ka pa rin ang rema mo, hanggat kaya mo lang, hanggat nandun lang sa kaya mo. Kung gusto magpahinga, bigyan mo ng chance. The least that we can do is to lead them to Christ. To pray for them. Now, when you're being a Christian, it's not a place of rest anymore. May problema tayo dun. Tayo na nakay Kristo, tayo na malalakas. Sabi sa Biblia dun eh. Tayo na malalakas. Dapat makita tayo nila na hindi someone na stumbling block, hindi yung someone na lalo pa nilang iiwasan. Dapat makita nila sa atin the presence of Jesus na pwede nilang pagkatiwalaan. Hindi ibig sasabihin na nila yung pinagdadaanan nila. Pero you are someone na sure sila na pagkasama nila, mararamdaman nila si Jesus. I have a story here. Kilala niyo si Elijah? Si Elijah, ito po yung story. Nag-prophesy siya na hindi uulan ng 3 years. Tama? At hindi nga umulan ng 3 years. Ito po yung sequence ng event, ha? Then, yung pinrich ko nung Sunday, yung pumunta siya sa Zarephath, pinakain. Then, next po doon, bumalik ulit siya doon kay Ahab, pinapatay na lahat ng mga propeta, si Elijah na lang ang natira. Bumalik siya kay Haring Ahab, sabi niya, uulan na pero ganito, dalin mo lahat ng propeta ni Baal sa Mount Carmel, 450 sila, maglagay sila ng handog, then mag-pray sila kay Baal na sunugin yung handog. After nila, ako naman. So, ganun nga nangyari. To cut the long story short, mula umaga hanggang gabi, pray sila ng pray, sinusugatan na nila yung sarili nila. Hindi umapoy. Inaasar pa sila ni Elijah. Baka kulang pa yung sigaw ninyo. Baka tulog pa yung Diyos ninyo. Asar-asar pa. So, wala. Pagdating kay Elijah, pinalagyan pa niya ng drum-drum na tubig yung handog niya. At isang pray lang niya kay Lord, bumuhos ang apoy, natupok lahat, ultimo yung tubig. At sabi niya kay Ahab, I hear the sound of the abundance of rain. Parating na yung ulan. So umulan nga ng malakas. Pinapatay lahat ng prophet ni Baal. Ngayon, sundan natin yung story. Sa 1 Kings 19, when Ahab got home, pagka-uwi ni Ahab, he told Jezebel, yung asawa niya, everything Elijah had done, including the way he had killed all the prophets of Baal. So Jezebel sent this message to Elijah. May the God strike me and even kill me if by this time tomorrow I have not killed you just as you killed them.
papatayin din kita, sabi ni Jezebel sa kanya. So in verse 3, Elijah was afraid and fled for his life. Takot na takot. He went to Beersheba, a town in Judah, and he left his servant there. Then he went on alone into the wilderness, traveling all day. He sat down under a solitary broom tree and prayed that he might die. I have enough, Lord. I have had enough, Lord, he said. Take my life, for I am no better than my ancestor who have already died. Siguro kung ikaw nasa kalagayan nila dyan, Lord, ang dami kong ginawa para sa'yo. Walang ganyan. Tapos ganito mangyayari. Bad trip. Depressed na depressed siya. Then he lay down. Ewan ko sa inyo kung meron sa inyo rito yung nasabi na, Lord, this is it. Ayoko na. Tapos natulog na lang. Hoping na hindi na siya magising. Pero nagising siya. Ginising siya ni Lord nang may bagong hope, bagong pag-asa. So natulog siya. But as he was sleeping, an angel touched him and told him, get up and eat. He looked around and there beside his head was some bread baked on hot stones and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Tulog. Tulog ako. Ayoko na buhay. Tulog ulit. Then the angel of the Lord came again and touched him and said, get up and eat some more, or the journey ahead will be too much for you. So he got up and ate and drank, and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to Mount Sinai, the mountain of God. There he came to a cave where he spent the night. Alam mo kung nakita ko dyan story na yan? In his depression, nagpadala ang Diyos hindi ng someone na mag-preach sa kanya. Nagpadala ang Diyos, hindi na someone na magsabi sa kanya, alam mo kasi kulang ka sa faith. Alam mo kasi, ano ka, ganito ka, dapat ganyan. Hindi eh. Nagpadala siya ng someone who will stay beside him. Pinakain lang siya. Inalagaan lang siya. Hindi siya iniwan hanggang mabawi niya ang kalakasan niya. Sometimes your presence is more than enough. Minsan kasi ang galing natin eh. Remember Job? Si Job, nung matapos lahat ng mga malupit na nangyari sa kanya, di ba, umupo na lang siya sa isang tabi, nagmukmok, tapos dumating yung tatlo niyang kaibigan, okay na eh. They sat with Job for 7 days, walang salitaan, ang ganda. Kaso nung nainip yung tatlo, nung start silang magsalita, nag-start silang mag-condemn kay Job. Kaya si Lord nagalit sa tatlo nung doon sa dulo. Sabi ng God sa kanilang tatlo, you did not say, who am I to Job? Okay lang na maging nandyan. Maramdaman ng someone na meron siyang karamay. Pero huwag po tayong lumagpas sa limit kung hanggang saan lang niya iaalaw. Amen? Hindi ko po ito sinishare sa inyo by theory because I myself nag-undergo ng malupit na depression din nung hindi pa ako Christian at kahit nung naging Christian na ako. There are times na talagang sukong-suko na rin ako sa buhay. Ang hirap, wala nag-encourage. Ang hirap sa aming mga pastor. Buti sa inyo, may mga pastor, may mga leaders na magre-reach out sa inyo. But to us pastors, solo flight, iiyak mo lahat kay Lord talaga. And oftentimes, na-encourage ako, alam nyo, ng sariling preaching ko. Binabalik ng Holy Spirit sa akin. Binabalik ng Holy Spirit sa akin. The remas, the revelations, and praise God. Kasi nasabi ko, ako alam ko. I know the feeling to be down there. Right now, akala natin okay lang yung mga yan. Di mo alam, someone here is suffering a major attack ng depression. Pero nandito tayo, Christians.
to help them cope. Hindi para lalo sila ilugmok. Gabayan sila. So una lang, kailangan maging careful lang tayo. Then tandaan lang natin yun. We need to have wisdom, knowledge, and discernment. Then number three, last. Then what to do if you are under depression? Or what can we help? Paano natin tutulungan yung mga nag-undergo ng depression? So, being depressed, alam mo kung anong kailangan ng depressed? Deep rest. At hindi lang basta rest. Depth of rest in the presence of Jesus. Ayan lang talaga ang kailangan nila. Totoong kapahingahan sa presensya ni Jesus. Minsan kasi pinipilit natin na tayo magsolusyon sa depression ng iba. Hindi po mahirap. Ay nako. Kaya nga sa ano, they seek professional help eh, tama? Kung para mag-deal, minsan binibigyan ng medication. Si Reina, ilang taon nag-take ng medication. May gamot po diyan para diyan. But ako, I believe, us, we have the power. Sabi, for we fight for not against flesh and human blood, but against principalities, against the authorities in the heavenly realms. Meaning to say, this is a spiritual attack na nangyayari sa bawat isa. The battle is in our mind. Talagang meron pong laban na nangyayari sa utak, sa isip ng bawat isa. Now we have the power to overcome that. And this is how we fight our battles. In the spiritual realm din. Hallelujah. Sabi nga, pinag-usapan natin nakaraan, we can exercise dominion over our world. If He is part ng world mo, you can exercise dominion over that through prayer. Sa prayer, kaya nating ilaban yan. Number one, unang-una. Madala lang natin sila sa presensya ng Diyos. Huwag mong tigilan sa pananalangin. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Exercise your dominion that this person may come to the presence of Jesus, that may he experience, may she experience it once again. Yung sarap sa presensya ng Diyos, maibalik yung joy of the salvation. Yan ang ilalaban natin. We will intercede for them. We will pray for them. Hindi dagdagan yung burden na meron sila. Hindi yung dagdagan yung reason why they want na ayaw na magpakita. Sabi sa Psalms 23:2, He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. Hallelujah. That's in the presence of Jesus and the presence of Jesus alone. Hallelujah. So that's the least that we can do. Now, kung nag-open sa'yo, praise God. Kasi mas madali. Tama po ba? Pag nag-open sa'yo, mas madali. God will give you more wisdom on how na pwede mo sabihin para gumaan, to encourage them pag nag-open. Pag hindi, may magagawa ka pa din. So this is, eting story, last story to ulit ni David. So after ni David mag-flee from Saul, kasi pinapatay siya ni Saul, tingnan mo ito ha, kung ikaw siguro sa kalagayan ni David. Si David na wala namang ginawang masama kay Saul. Si David na pinagtagumpayan si Goliath, yung army ng Philistines, para mag-advance yung kaharian ni Saul. Then in return, alam naman natin, si Saul, gustong patayin si David, tama? Sinisibat siya. So si David, tumakas. Saan pumunta si David? Sa Nob. Kinain niya yung consecrated bread kasi gutom na siya. Sa temple. Bawal yun. Kinain niya. Kinuha niya yung espada ni Goliath. Sa templo. Saan siya pumunta? Sa Gath. Sa bayan ni Goliath. Pagdating niya doon, anong ginawa niya? Nagpanggap siyang baliw. Grabe. Ang hirap ng pinagdaanan ni David. Sa totoo lang. Pinalayas siya ng hari ng Gath. Nakilala siya eh, kahit nagpanggap siyang baliw eh. Lumayas siya. Saan siya nagpunta? Sundan po natin sa 1 Samuel 10:22 verse 1. David therefore departed from there
and escaped to the cave of Adullam. So when his brothers and all his father's house heard it, they went there down to him. Pumunta sila nung narinig. Sino yung mga pumunta sa kanya? So verse 20, verse 2, and everyone who was in distress, everyone who was in debt, everyone who was discontented. Sabi nga sa mundo, misery loves company. Siguro nabalitaan ng mga taga-kaila David. Ay, miserable na buhay ni David. Ah. Wawa naman yun. Ah. So lahat ng mga distressed, in debt, discontented sa buhay, nagtipon-tipon. Tara, sumama tayo kay David. Magsama-sama tayong mga depressed. So he became captain over them. Distress plus debt plus discontented equals depressed. So naging captain siya ng isang hukbo. There were about 400 men with him. Can you imagine a circle of 400 men, puro depressed? ang tahimik siguro, no? Lahat ang lalungkot. Lahat galit. Lahat di mabiro. At purihin ang Panginoon Diyos dahil si David ang naging leader. And in their congregation, they're waiting sa words na lalabas sa bibig ni David. Siyempre, mag-aantay yan eh. Kailangan. Siyempre, misery loves company. Di ba pag yung malungkot ka, gustong-gusto mo nakikinig ng mga emo na kanta? Gustong-gusto mo makikinig ng mga sad songs? So, tipon-tipon sila. At nung bumukas ang bibig ni David, ito po yung lumabas. On Psalms chapter 34, it was documented. Sa Psalms 34. First verse, unang-unang lumabas sa bibig ni David, I will bless the Lord at all times. Hallelujah. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Even in this situation, His praise still will continually be in my mouth. Hindi mapipigilan ang depression. Hindi mapipigilan ang mabigat na sitwasyon. My soul shall make it boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Hallelujah. This testimony of David, kung paano siya nag-deal sa mga trouble niya, hardship niya, and depression. Itong army niya ng 400 na mga depressed na tao, unti-unti nabigyan ng joy. Itong army niya na talaga mga malulungkot, unti-unting naging palta ng kagalakan. I believe, alam mo ba itong 400 na nauna niya mga tao? Sila pa rin yung mga naging mighty warrior ni David sa dulo. Hallelujah. The moment that is so difficult for you to praise and worship God, praise and worship God! The moment na ayaw mo na mag-church, go to church! The moment that it is so hard for you to pray, pray! Hallelujah! Push mo kahit mahirap. Kahit pagapang ka na makarating sa church, dumalo ka. Because this is what we need, the presence of the Lord. Hindi demonyo, lolokohin ka lang yan. Dwell in your sadness. Dwell. Wala na magandang bagay na mangyari sa buhay mo. Sige na, lugmukin mo yung sarili mo sa kalungkutan, sa negatibo. Hallelujah. Sabi, praise confuses the enemies. Baliw na yung demonyo sa'yo nun. Alam niyang ganong lupit ng pinagdadaanan mo, pero nagpupunta ka lang church, umaawit ka, sumasamba ka pa din. Lifting your hand in holy praise, it's called the sacrifice of praise. Because only Jesus is the one who can save us. Wala nang iba. Even pumunta ka sa professional help, is not a guarantee that you will be healed by your depression. Di pa rin yun garantiya. But in the presence of Jesus, chains are being broken. Lives are being healed. He is the ultimate healer. He can heal you physically, emotionally, and mentally. Hallelujah. Only in the presence of Jesus. Totoo. Kasi may testimony kanina. Sabi niya, di niya na maramdaman si Lord.
Pero pinush mo makinig ng worship song. Tama? And the presence of the Lord, sabi, those who hope in the Lord will renew their strength. Hallelujah. They will mount up with wings like eagles. Ibabangon ka ng Panginoon. Tandaan mo yan. Ibabangon ka ng Panginoon. Masyado lang tayong binubulag ng mundo. Inaalis yung focus natin sa Panginoong Jesus. Inaalis yung mga mata natin sa Panginoong Jesus. Inahayaan tayo na doon tumingin sa mga sitwasyon natin, doon tumingin sa mga hindi maganda nangyayari sa buhay natin. And sabi ni Lord, fix your eyes to Jesus. Fix your eyes to Jesus. The moment your eyes nawala sa Panginoong Jesus, lulubog ka parang si Pedro. Verse 3, oh, magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. Ito yung sinasabi ko, we need fellowship. We need fellowship. Sabi mo sa katabi mo, we need fellowship. But this fellowship is a fellowship of worship. Iba pag may kasama ka nag-worship. Iba pag nasa church ka nag-worship ka kay Lord. Iba yun. Huwag mong ilugmok yung sarili mo sa bahay, sa kwarto mo, sa kama mo, sa unan mo, na mag-isa ka lang sa kalungkutan. Lumabas ka, pumunta ka sa church, makinig ka ng worship songs. Whew. Ma-excite ka. Magpuri ka pa din. Mag-worship ka pa din. That's David's encouragement to them. For them who were waiting, kung anong gustong gawin ni David na desperate move. Kaya sila natipon-tipon doon eh. Mga sawa na sa buhay, yung 400. Kaya sila natipon-tipon doon. Sasamahan ka namin, David. Pero nalobos sa bibig ni David, let us magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Hallelujah! Whew. Masarap may kasama naka-worship. Hindi nila pinag-usapan yung mga problema nila. Hindi tinanong ni David, bakit kayo nandito? Anong mga kabigatan ninyo sa buhay? Walang ganun. Ang pinag-usapan nila kung gaano kadakila ang Panginoon. Ganun lang, mas madali yun. Hindi mo kailangan malaman kung ano yung eksaktong pinagdadaanan niya. Kailangan mo lang sabihin sa kanya, dakila pa din ang Diyos. God is still great. God is still good. God is still faithful, kapatid. And let the words of the Lord minister into their hearts. Let the words of God saturate them. Ang salta ng Diyos ay buhay. Manunot yan. Tama ba? Bitawan mo. Speak Jesus to everyone who is suffering depression. Di ba may ganong lyrics? I speak Jesus. Whew. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Then next in verse 4, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Nakita mo yung process? You start from depression. Sinundan mo ng praise God and you worship the Lord and you seek the Lord and the Lord will hear you. You start seeking the Lord again. Start seeking the Lord again. Hanapin mo ulit si Lord. Siya. And the Lord will deliver you from all your fears. Sell out na, pero buhay at totoo talaga. Hanapin mo si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, hanapin mo si Lord. In your situation, seek the Lord. Huwag kang papayag na hindi mo maramdaman si Lord sa sitwasyon mo. Like yung sabi ni E.E., yung kinakatakot ko, hindi ko nang, huwag kang papayag na isang araw, lugmok na lumog ka sa problema mo, tapos hindi mo inahanap si Lord. Okay lang na mabigat ang problema, pero si Lord kasama. Sabi naman ni Lord yun eh, talaga mag-suffer tayo ng tribulations, mga troubles here, but take heart, I have overcome the world. In your situation, God is there. He is Jehovah Shammah. God who is there. Thank you, God. The next, verse 9 to 10. Oh, fear the Lord, you His saints. There is no want to those who fear Him.
The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Sometimes kaya tayo depressed na depressed kasi ang dami nating pagkukulang na akala natin hindi na darating. Hindi lang pera pinag-uusapan doon. Pero yung mga naghahanap daw sa Panginoon, hindi pagkukulangin ng Panginoon Diyos. You need peace of mind, seek the Lord. Thank you, Lord. Next, verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Ang sabi, blessed is the man who trusts in Him. Thank you, Jesus. Taste, meaning, kailangan ikaw mismo, personal. Kailangan ma-personal mong maranasan ng Diyos. Huwag kang papayag na yung experience mo kay Lord, experience lang ng katabi mo. Sabi kasi ni Noy, wagas daw si Lord eh. Ang sarap daw mag-praise and worship, sabi ni Ping eh. Wagas, iba raw yung pakiramdam. Kapag daw naranasan mo yung presensya ni Lord, hindi ka na mag-ahanap ng iba. If you experience the best, you will never settle for less. Sabi nila. Encourage yourself, Lord, kung nararanasan nila, gusto rin kitang maranasan! Hindi mahirap hanapin si Lord sa mga naghahanap sa Kanya. Last verse. May natutunan po tayo ngayong gabi. This is a very relevant topic, hindi lang halata. Kasi akala natin pag Christian, automatic malakas. Pag Christian, automatic masaya. Pag Christian, kailangan hindi pwede manghina. Sabi nga, it's okay not to be okay. It's okay to be weak sometimes. It's okay na talagang minsan bagsak ka talaga. Aminin mo, okay lang yun. Sabi nga ni Pablo, in my weakness, God's power is being made perfect. That's why I boast all the more. Sabi niya, sa kayong kahinaan, mas madadakila ang kapangyarihan ng Diyos. Sometimes God is allowing you to undergo that depression stage ng buhay mo. Kasi i-deliver ka ni Lord at alam mo siya yun. And last, sa verse 19 to 20, dito na po tayo magtatapos. Many are the afflictions of the righteous. Totoo naman, tama mo ba? Marami talaga. But the Lord delivers him out of them all. Hallelujah, in Jesus' name. I want to put my faith on that. That the Lord will deliver you from all. Hindi lang from some. Isang araw, that great testing na pinagdadaanan mo will become your great testimony sa buhay mo. Isang araw, that great battle na pinagdadaanan mo is the source of the great blessing that you will receive in your life. Tandaan mo yan, mga kapatid ko. God is faithful. Hindi po siya may kasalanan kung bakit ka malungkot. Kaya wag siya ang sisihin mo. Wag siya yung bawasan mo ng oras. Wag sa kanya ikaw magtago. Bagkus sa kanya tayo magsumiksik. Nasa kanya yung solusyon eh. Thank you, God. So, rest for the depressed. Ano rin kailangan natin? Depth of rest in the presence of Jesus. Mahirap kung sa church, lahat tayo hindi sensitibo sa pangangailangan ng mga iba. But if you know na baka naman kasi may pinagdadaanan siya, we'll become careful. We'll always ask the Lord, Lord, help me God. Ayaw kong makatisod, Lord. Ayaw kong ako yung maging dahilan kung bakit lalong lumugmok ito, God. And then ganda, lahat tayo humihingi sa God ng gift of the Spirit, gift of wisdom, gift of knowledge, gift of discernment. May we become an instrument. May we all become an usher. Wherein we're ushering them into the presence of the Lord. Come, let's magnify the Lord together. Let us exalt His name forever. Let's bow our head and let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank You, God. Thank You, Lord, for these words of encouragement that You're giving us.
Panginoon, kayo na kabatid, Lord. 100% ng laman ng puso at isipan ng bawat isang naandito. Lord, ikaw nakakaalam. Meron dito, Panginoon, na kalingkingan na lang ang nakakapit. Pero God, sabi mo sa iyong salta, kayo mismo, Lord, ang magde-deliver sa lahat ng pinagdadaanan. Panginoon, bigyan mo ng kalakasan ang bawat isa. Bigyan mo ng courage, Lord, na bumangon, muling humarap sa buhay, God. Lord, maging naway maging instrumento mo kami na madala namin sa iyong paanan ng bawat isa. Sama-sama kami magpuri, Lord. Sama-sama kami mag-enjoy sa iyong presensya, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. May this church become a church na ang tagline po namin, we know disabled soul. Thank you, Jesus. May everyone who is depressed in Jesus' name be healed right now. Marami pong salamat, Panginoon. We acknowledge your presence right in the midst of us. We acknowledge your greatness and goodness and your love. Thank you, God. And forever and ever, Lord, we will worship you. And we will bring back to you always all the highest praises. In Jesus' name, God, we love you. Amen.